What's up guys? Welcome sa aking channel at sa videong ito ay tatalakayin natin ang constructing probability distributions. Ang topic na ito ay may dalawang objectives. Number 1, convert values of a random variables to its corresponding probabilities. It is either a fraction or a decimal. Objective number 2, construct the probability distribution of a random variable and its corresponding histogram. Ang topic na ito guys ay continuation lang ng exploring random variables. Kaya tuloy-tuloy na tayo sa ating definition of terms. A discrete probability distribution or a probability mass function consists of a values a random variable can assume and the corresponding probabilities of the values. A histogram is a graphical display using bars of different heights. Each bar groups numbers into ranges. It is also displays the shape and spread of continuous data. At dahil nga continuation lang ito nung aking nakaraang video, yung mga examples doon, yun na rin ang ating gagamitin sa videong ito. At gagawa natin ng probability distribution at histogram. Muli nga nating balikan yung ating example 1, yung tossing 3 coins. Suppose 3 coins are tossed, let y be the random variable representing the number of heads that occur. Find the values of the random variable y. Yung step 1 nga nating ginawa, pinag-determine natin yung ating sample space, ginamit nga natin yung variable h to represent the head and t naman to represent the tail. At dahil dyan, dumako na nga tayo sa step 2, bibilangin na natin kung ilan ang heads sa possible outcomes. At dito nga ay napag-alaman natin na that the possible values of the random variable y are 0, 1, 2, and 3. At eto na ang mga values na to ang gagamitin natin upang magawa natin ang probability distribution at kanyang histogram. Tulad nga ng nabanggit natin sa ating objective, ang fraction value ay pwede ring gawing decimal. Kaya yung 1/8 pag kinonvert sa decimal is 0.125, yun namang 3 over 8 ay 0.375. At para nga makonvert yung fraction into decimal, ang gagawin lang natin ay i-divide natin yung numerator sa kanyang denominator. At sa paggawa nga natin ng probability distribution at histogram, pwedeng gamitin ang fraction at pwede rin ang decimal. Ngayon nga, ang una nating gagawin ay ang probability distribution o tinatawag na probability mass function. Ang tanging kailangan lang natin ay yung number of heads at ang kanyang probability. Ilalagay natin ito sa table tulad ng nakikita nyo sa baba. Ang probability ay pwedeng fraction at pwedeng decimal. Another form of probability distribution is the so-called histogram. Parehong data lamang ang ating gagamitin. Ang values of the random variable y ay ilalagay natin sa horizontal at sa vertical naman ay ang kanyang corresponding probability. Kung ating i-interpret, ang histogram ay pareho lang. Kapag 0 or no head to occur, ang probability ay 1/8. Kapag 1 and 2 ang heads to occur, ang probability ay 3/8. At 1/8 din ang probability kapag 3 heads to occur. At tulad ng probability distribution, sa histogram, pwede rin ang probabilities ay fraction or decimal. Proceed tayo sa ating problem number 2. A shipment of 4 computers has a possibility that 2 are slightly defective. Let D and N represent the defective and non-defective respectively. Find the values of the random variable R purchased that are slightly defective. Dito nga ay nalaman na natin by listing ang possible outcomes at nabilang na rin natin ang slightly defective. At ito na nga, ang value ng random variable R ay 0, 1, and 2. Sunod nating gawin ay i-convert natin yung values of the random variable or the number of defective computers into its corresponding probability. If number of defective computer is 0, ang kanyang probability ay 1/10 or 0.10 ang kanyang equivalent decimal. If the number of defective computer is 1, 4 over 10 ang kanyang probability at 0.40 naman ang kanyang equivalent sa decimal. If slightly defective computer is 2,
5 over 10 ang kanyang probability, 0.50 ang kanyang equivalent decimal. At yan ang mga values na yan, with its corresponding number of defective computers, ang gagawa natin ng probability distribution tulad ng nakikita ninyo sa ibabang bahagi ng ating screen, na kung saan ang probability values ay pwedeng fraction or decimal. Same probability values ang gagamitin kapag 0 defective computer, 1 over 10, kapag 1 defective computer is 4 over 10, and if 2 defective computers, 5 over 10. The same sa ating ngang histogram, pwedeng fractions or decimal. At para sa ating third and last problem, 2 balls are drawn in succession from a box without replacement, containing 4 red balls and 5 blue balls. Let R and B represent the red and blue balls respectively. Find the values of the random variable M representing blue balls. So ating step 1, we found the sample space. The value of the random variable has 4 outcomes. Sa unang outcome natin, parehong red ball ang nabunot, kaya 0 ang blue ball. Para sa second and third outcomes, pareho sila na may 1 blue ball. Para sa ating fourth and last outcome, both blue balls ang nabunot, kaya the value of the random variable is equal to 2. By that, we can say that the possible values of the random variable M equal 0, 1, and 2. And from that values of the random variable M, we can construct its probability distribution in the form of fraction and decimal. Again, same values will be used to construct its histogram in the form of fraction and decimal. Sa muli po, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-like nyo na rin po ang video na ito.